Ibinida ngayon ng PNP na zero raw ang crime rate sa mga eskwelahan sa Metro Manila mula nung nagbukas ang klase. Pero ito'y para lamang sa mga krimeng ang target ay mga estudyante na ayon pa rin sa datos ng PNP, kadalasan high school at college students. May report si Victoria Tulad. Sa gitna ng excitement sa pagbabalik eskwela ng mga college student nitong Lunes, ang mga pulis abalang nagmamatiyag para matiyak ang kaligtasan ng lahat. Ganito rin ang eksena noong 3 ng Hunyo nang muling magbukas ang mga pampublikong paaralan. Bukod sa pagbabantay sa gate ng eskwelahan, patuloy din daw ang pagroronda ng pulisya. Dahil sa pinaiting na police visibility, ayon sa PNP at NCRPO, zero crime rate ang naitala sa opening of classes. Tuloy-tuloy naman ang ginagawa natin sa crime prevention, yung mga areas na malapit sa school, mga university belts, ganun na rin yung sinasabi natin na mga rota ng mga kababayan natin o mga mag-aaral, sakayan at saka babaan ng mga pampasaherong sasakyan. Binabantayan natin yan to include the MRT tsaka LRT. Pero paglilinaw ng PNP, hindi pang matagalan ang mga police assistance desk sa paaralan. So nasa discretion ng ating mga commanders kung hanggang saan yung pangangailangan na naandyan sila. So pwede rin i-request po ng school, sir, kung kailangan pa? Pwede rin. Base na rin sa pag-uugnayan nila sa ating mga local police units. Sa kabila nito, araw-araw manururonda ang mga pulis. Ayon sa PNP, mga estudyante sa high school at college ang karaniwang nabibiktima ng masasamang loob, partikular ng mga salisigang, snatchers at tutok kalawit o yung mga biglang nangaakbay at nanunutok ng patalim o baril. Isang fourth year college student na si Naomi sa mga muntik ng mabiktima ng mga magnanakaw sa kanilang pamantasan. Nung bumaba ako ng jeep, may dalawang guys na sumunod sa akin. Tapos good thing may dalawang dormers din na nasa likod ko. So I felt na hindi sila sumunod sa akin. So bumalik din ako sa way. Kasi yung area na to marami talagang nabibiktima ng mga snatchers, ganyan, nang hold up. So bumalik kami dun sa, nagpasama kami sa garden sa main lab. Tapos sinatid niya kami sa dorm. Kung ang magkaibigan si Grace at Jaira naman daw ang tatanungin, mas gusto yun daw nilang gawing permanente ang police assistance desk sa campus. Parang yung mga concern siguro pa, mas matuunan ng pansin. Actually, hindi naman alam kung kanino kami tatawag if ever. Sakto lang pag may dumaan na yung car, yung police car. So, swerte lang pag may dumaan. So. Bagaman wala pa raw kaso ng kidnapping sa mga bata, posible raw itong mangyari habang papasok o pauwi ang mga ito. Kaya naman paalala ng PNP sa mga magulang, sabihan ng mga anak na huwag sasama sa hindi kakilala. Payo naman ng PNP sa mga high school at college students, maging mapagmatsyag sa inyong kapwa. Huwag agad magtitiwala sa hindi kakilala at iwasang dumaan sa madidilim na lugar. Imbis naman laban, ibigay na lang din daw ang inyong gamit para mabawasan ang peligro sa buhay. Ang Department of Education nagpaabot ng kanilang pasasalamat sa tulong na ibinibigay ng PNP. Yan po'y napakahalaga dahil kapag ang mga pulis ay nakikita, alam po nating lahat na yan po ay malaking tinatawag po nating deterrent sa anumang krimen. Tayo po'y nakikipag-ugnayan sa ating mga kapulisyahan, hindi po lamang sa kanila, hanggang sa level po ng ating mga barangay. Victoria Tulad, GMA News.